Good morning guys. Ngayon po ay April 18, 2024. Ngayon pong umaga, tuturuan ko po kayo kung paano mag-blueprint ng mga plano. Katulad ng ganyan na. So, okay. Ito po yung i-print natin. Ayan. Ito. Isa sa mga plano i-print natin. So, ito yung blueprinting machine natin. Ito ay usually pag inoon yan, lahat nakapataas na. So, yan nakataas na dyan. So, and then ito bali nilalagyan dito ng ammonia solution dito sa ito. So, yan nilalagyan yan. So, yan yung parang solution na nag para mag-ano siya, blueprint na. Okay. So, ito, body ito, nilalagay dito at dito doon. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano mag gumawa ng blueprint dito para makita nyo kung paano. Ito yung mga plano nakabaligtad para mas madali siyang i-sort out. Ito naman yung thermal paper na para sa blueprinting. So ito yan. Nakakat na siya. Usually binibili namin yan nakakat na. So isa-isang box, dalawang nakabalot na na thermal paper. So, okay, simulan po natin, Ito ay ilalagay natin dito. Ayan. Kuha tayo ng isa. Ayan, kuha tayo dyan ng isa. And then, ilalagay natin dito. So, i-position natin siya na mas ma wala ito na. Kasi usually may malaki, so sinicenter lang namin siya dyan dito. Usually pag ganyan 20 by 30 or 24 by 36, so yun, sinicenter na lang pag maliit yung paper o yung tracing paper na i-print natin, i-blueprint natin. So sige, simulan natin. So i-feed nyo lang daw. Automatic siyang kukunin ng ng machine katulad dito. Ayan. And then ito ibabalik niya dito papunta doon. Ganyan. So yan, kung makikita nyo, ito na yung, so ito na yung blueprint niya. No. So, ayun. Isasort natin dito pag ganyan. So, nahulog yan. Ano natin? So, 5 copies siya. So, paulit-ulit lang kung ilang copies. So, ganun din ang gagawin natin. So, since 5 copies, nakatatlo na tayo. So, kailangan pa natin ng dalawa. So, i-composition ulit natin. Ayan. Then, ganyan ulit. Ibabalik natin ulit. Ayan. Punta dun. So, yun. Ito na. Ito na yung blueprint. So, ayan. So, madali lang mag-blueprint ng So, isa pa tayo. So,
5 copies or isa pa. Bawa tayo ng isa pa. So, dapat titingnan po natin baka madobli-dobli. Minsan kasi nadodobli yung pagdili. So, dapat para walang sabit, walang aksay ha, dapat kine-check natin. So, yan. Ulit-ulit. So, feed natin. Next. Yan. So, ibalik natin. Ibalik natin sa akin. So, yan. So, ibalik natin dito. So, tapos na po. So, ibig sabihin, nakabaliktad na siya. Naka-sort out na rin siya. So, yan. So, ito na yung blueprint na another copy. So, ganun lang guys. Mas madali lang, no? So, yun. Kung ilang copies, paulit-ulit lang naman yun eh. So, madali lang. So, pera na kaagad. Madali lang kumita sa blueprinting business, no? Okay. Sige po, mamaya ipapakita ko na kung paano mag-sort out nito. Papakita ko yung pinaka-finished product na. So, ito pa yung namin, ipiprint namin. Ang dami pa, oh. Dami pa. So, yan. Dami pa. So 800 sheets itong ipiprint ko. So, sige guys. See you! So, update lang guys, ito yung mga piniprint ulit natin. So, nadagdagan ba yung reprint natin? No. So, yan, ito na yung mga naprint natin. So, deliver na yung bukas. So, yan. So, madami pa na yung ito pa. Pala guys, dapat nakabaliktad dito pag kinukuha nyo kasi para yung sa unahan pag nag print na bali yung pinakalas yun yung nasa ibabaw. So yun yung techniques ng pag yung pagpiprint ng mga plano o blueprint ng mga plano. Okay, balik tayo mamaya ulit mga kauragans. So, kailangan natin kumuha ng bago. So, ito pala yung guys, bagong kuha namin. Ano? So, isang box, dalawa yung ganito. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Nasa ilalim. So, yun. Ito yung bago. So, nakabalot siya sa itim na plastic bag. So, pag din-deliver ng Grab, ito yung Grab or Lalamove, ito yung nakabalot sa kanya. Nakabalot siya dito. So, ito yung ito yung pangalan ng kapil. Kanya natin yung walang so ito yung papel na ginagamit namin for blueprint Daiyazu paper. So yan yan, so locally available naman ito sa atin dito sa Pilipinas. Okay guys, balik tayo mamaya.
By the way guys, reminders lang, no? So dapat pala itong blueprinting paper na to, dapat hindi siya na-expose sa lights or ano, manamatagal. Kasi ito, pag na-expose siya, wala na siya, hindi mo na mababasa yung plano dyan. So kaya kami, nilalagay namin sa writing, so ganito. So pag hindi ginagamit, nilalagay namin sa bag pa rin. So sinisold namin yan para hindi ma-expose ng ganito. So kasi masyadong ligado yung papel na yan, no? So reminder lang po sa mga may balak mag business ng blueprinting. Again, good morning guys. Bali ito na yung kahapon na blueprint natin kahapon. So ready for pickup na ito. So ito. So yan. Meron pa tayong blueprint maya maya ito. So guys, thank you sa panunood sa aking walang kwentang vlog. Sana po, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana po mag-subscribe kayo. Then, abangan po ang aking mga susunod pang mga printing business. Susunod ko po yung kung paano mag-print ng PVC IDs. So ipapakita ko po sa inyo yung modern way kung paano mag-print ng PVC ID. Salamat po.